Ayun, so mapagpalang hapong muli sa bawat isa sa ating viewers sa Mucha and Joel Lot Vlog. So nandito pong muli kami sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Mayroon po tayong tinitignan ditong farm lot. So napakagandang farm lot. Nga lang, ang daan lang nito ay right of way na rough road. So right of way yun, pero lahat po sila ay dito, yun talaga yung dinadaanan na po ng bawat farmers dito. So ipapakita ko po mamaya. Ang area po natin, dyan po yung boundary, nandito tayo sa likod, yung mga bakod na yan, yung fence na yan na ano, ayan po, ayan yung boundary, ayan, so wala na siyang alambre na tanggal, so ayan, yung boundary, pag ganun po siya, padiretso po doon, hanggang sa mga palayan na yan, hanggang doon sa may kawayan na yon, kasali po yan, so hanggang dyan po, paikot ulit, pag ganun siya, tapos pataas, yung palayan dyan sa baba, hindi na po kasali yan. Ganito pa na yung texture ng lupa na iba. So ito ay tinataniman po ng mga kalabasa ngayon, pero pakwan ngayon yung nakatanim. Ayan po, pakwan. So maganda po dito sa area na ito ay magkaroon ka ng mga tanim na gulay. So napakaganda po, napakaganda po ano to, investment. Kasi murang-mura lang po ito. Klowa po ito, pero ano siya, 10 years na po siya. So okay na po, nga lang meron pa silang hindi nababayaran sa bangko. At si seller naman po bahala doon pag nagkasundo po kayo sa kanyang presyo. Sa 1.8 sa kanya po yon, yung capital gain tax at saka yung babayaran sa bangko. Tapos yung sa ano naman, sa pangalan, nakapangalan ay Buhay na Buhay. So pangalan ng anak po nila, minana ng anak nila noon. Nung nireward na kasi doon sa lolo nung bata ay diniretso na po sa kanya. So nakapangalan na sa kanya yung 25,947 square meters. So kulang-kulang siyang 2.6. Kulang lang po ng 53 na square meter ay 2.6 na. So pag ganun po siya, papakita ko po sa inyo yung area po natin. Ayan, so kasama po natin yung mga seller ngayon. Yan yung mga heli na yan, kasali po yan. So 2.6 hectares, heli type. Pero maganda po siyang tamnan ng mga kalabasa at mga gulay. So ngayon ang nakatanim po ay pakwan. Paano pa lang, parang pausbong pa lang. Ayan, ayan po yung mga tanim na pakwan ngayon. So ilang buwan po yan, mag-aani po ulit. So ayan po yung boundary din, yung taas na yan, hindi na po kasali yung palayan na yan. Tapos pag ganun po siya, basta yung mga palayan hindi po siya kasali. Papakita ko po sa aerial view mamaya. So itutuloy ko ito hanggang dun sa labas ng right of way po nito, kasi yung right of way niya ay hindi pa po masyadong naaayos yun sa lalabasan papuntang Barangay Road. So ito po yung mismong lote rin, kasali rin po ito hanggang dyan sa baba na yan, kasali po yan. So makikita nyo po yan sa aerial view mamaya. Ayan, so hanggang dito yung part na yan, basta yung mga yun sa baba hindi nakasali. Andito po sa taas yung part ng lupa. So hanggang dito lang actually yung lupa, tapos pag ganun po siya yung 2.6 hectares dito sa part na ito. Ayan, so ayan, may pababa po dyan, pero tinatamnan din po ito ng mga kalabasa, gulay, ganun po. So dito sa part na to hindi siya tinamnan ngayon, kakaani lang po ng mga kalabasa. So dito na mag-start po yung lupa dito sa part na ito. So pag ganun na po siya, pag ganun na po. So 2.5, almost 2.6, kulang lang ng 53 square meter ay 2.6 na. Ito na po yung right of way natin, palabas po ng area. So sa ngayon nakikidaan po sila sa isang farm. So ang ganda rito, puro heli type yung mga kanyang mga yan. Nagtanim ulit sila ng mga kalabasa. So papakita ko lang po itong right of way hanggang sa labas na po, para makita po ninyo. Ito naman, nung nakaraan pinasok po ng yung Delica rito na 4x4, nakapasok naman yung Delica nung nakaraan. So kakapasok din ang sasakyan, pero kailangan siguro mga 4x4 ganun.
Kasi nga itong daan, ganito. So mahirap pong ipasok mo dito yung mga SUV, ganun. Probable type, mga Delica, ganun po. Delica kasi yung pumasok dito. Mga owner type. So ang presyo nito, napakamura lang naman po. Kung makikita nyo dun po yung part ng area, papakita ko mamaya doon. Mura lang po ito. 1.8 million sa 2.5 megit, almost 2.6 hectares. So sa kanila pa yung capital gain tax. At meron silang babayaran sa banko. So kung makakatawad pa tayo, ay si seller na po ang mag-decide po doon. So ayun, so makikita doon sa part na yon, yun po yung lupa. Ayan sila. Kung nasaan po si Jellor Mix Vlog, ayan. Yun po yung part ng lupa. So napakaganda po dito sa location ng area. Almost kung lahat, overlooking. Kumbaga, yung area natin. Dito may kinukuhanan ng kuryente dyan. Sa part na dyan. So ganito po yung right of way. Pag ganun siya sa taas. May part lang po na ano, sa harap, may part lang po na yung right of way hindi pa naayos, pero nakikidaan sila sa isang farm. So ulitin ko po, ito ay Umingan, Pangasinan. At mayroong sukat na 25,947 at heli-type, then may rice land na konti. May mga kawayan. Ayan. So ayun po, sa may kawayan na yun, yung part na yan. Yan po yung area natin, pinanggalingan natin kanina. So ito yung palabas. So stay tuned kayo, i-video ko yung mamaya yung right of way niya na hindi po pa naayos. So ganito yung daan, kaya kailangan ng 4x4. So kung pupuntaan po natin itong area, pasok tayo dyan, tapos iiwan po yung sasakyan papunta mo dito. Kasi hindi po kaya ng SUV ito. Kaya naman, kaya lang magasgas. Kung mataas, kaya naman po. Kung mataas yung ano natin, SUV natin. Kasi dito sa park dyan sa harap, mayroong ano farm dyan. Poultry farm, ang alam ko yan. Ng motor ni tatay. So dito po yung part na dadaanan. Ganito pala. So hindi talaga kaya ng ano, ng mabababang SUV kotse. Kahit yung mataas nga, medyo mag-aalangan kapag ganito yung daan. Ayan, ganito siya. Pero dito sa part na ito kasi makihipot na to eh. Pero kumasya po dito yung ano, yung Delica nung nakaraan. Dito, pinasok nila dito. Okay naman. Pag Delica kasi 4x4, syempre pang bundok. So maganda. So dito na tayo sa ano, right of way pa rin to. Iba po yung sinasabing daraanan na okay. So may mga part dito na ano. Yan po yung farm. Poultry farm. Diyan po sila nakikidaan ngayon sa daanan ng farm.
Pero meron pong barangay road na parang ginagamit dati, pero sa pag-agos daw ng tubig bumagsak yata. So pero inaayos na daw po yan, ayusin daw po yan ng barangay. Yan po yung main pagkukuhanan, I mean ng kuryente. Yan, pwede po yan. Kasi dito ibang din daw payari nito, kakabili lang. So papaayos itong daan na to. Sakto rito na yung right of way na sinasabi ko na hindi na ginagamit mula nung binuksan ito ng farm na pwede silang dumaan. Hindi na po nila ito inayos. Ito talaga yung right of way nila, ito, itong part na ito. Pero syempre may daan na dyan na na-develop ni farm, nakikidaan sila dyan. Pero ito daw bubuksan daw nitong isang nakabili po dyan. Yung nakabili dyan, ito daw yung bubuksan niya, kasi nahiya naman siyang dumaan sa part na nakikidaan lang dito sa farm na yan. So ayun, ito po yung right of way. Titignan ko mamaya doon sa labas kung ano po yung lalabasan yan. So dito siya patungo. Tama, kasi kitang kita po na daan yan dati, kaya lang siguro nung nasira, nakiusap po itong si farmers, mga farmers natin na dumaan po dito sa part na ito. Ayan, nakikidaan po sila. So ayun, muli, ito po ay bayan ng Umingan, Pangasinan, at mayroong sukat na 2.5, mahigit, almost 2.6, 25,947 square meters. So ang parang presyo nito nasa 69 pesos per square meter yung 1.8 nila, pero ang gusto nila ay 1.8 talaga, hindi na siya per square meter. So ayun, sana magustuhan nyo ito, at sa mga gusto pong mag-invest, sa mahilig po mag-farm, maganda po itong investment. So ayun, muli, ito po ang inyong munting channel, Mutya and Joel Lot Vlog. Sana magustuhan nyo po ito. Ngayon po ay October 2022. So sana magustuhan nyo po ito, at kung gusto nyo pong tumawad, samahan po namin kayo. At kung gusto nyo i-visit, samahan din po namin kayo. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng viewers natin sa Mutya and Joel Lot Vlog. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa lahat po ng supporters and viewers po ng ating munting channel. Sa mga bago po, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para maging updated din po kayo sa aming mga bagong videos. God bless you all po, and maraming salamat. Thank you.